Isang sakuna ang naganap sa Barangay Mamatid, Cabuyao, Laguna nitong Marso 23, 2023. Ayon sa mga kinaukulan, isang fire drill ang ginanap sa isang paaralan ng Gulod National High School, Mamatid Extension, na nagsimula ng bandang alas 12 ng katanghalian at pinapasok muna ang lahat ng mag-aaral sa kani-kanilang silid-aralan upang simulan ang pag-organisa. Bandang alas 2 ng hapon ay sinimulan ng palabasin ang mga bata upang magtipon-tipon sa kwadrangle ng paaralan habang katirikan ng haring araw. Ang bilang ng mga estudyanteng lumahok ay kulang-kulang 3,000 di umano. Makalipas ang ilang sandali ay may mga mag-aaral ng nahilo at nahimatay ayon sa pagsasalaysay ng mga estudyante. Batay sa ilang estudyanteng nakasama sa naturang drill, hindi umano sila pinayagang magdala ng kahit anong panlaban sa init ng panahon tulad ng payong, pamaypay o tubig liban sa notebook, at pinagbawalan ding sumilong ng mahigit 30 minutos. Ayon sa kagalang-galang Mayor Dennis Hain, nasa 104 ang bilang ng estudyante na dinala sa ospital ng Cabuyao at karamihan sa kanila ang nakarecover na at pinauwi. May ilan pang inoobserbahan dahil sa may comorbidity na maaaring napalala ng sitwasyon. Isang mapagpalang gabi po, mga Cabuyenyo. Tayo po ay may update sa nangyaring sakuna sa Mamatid sa Gulod National High School. Halos mapuno ho ang CCH natin at umabot ho sa 104 ang mga estudyante na nadala doon. Talagang siksikan ho. 104, mabuti na lang at mabuti na lang at medyo handa rin yung mga doktor natin doon at mga nurses. Natugunan naman ho agad. Kaya nung tayo dumating doon, ay halos kalahati na ho ang nakaka-recover. Pero pagdating na rin doon, meron na ho tayong inatasan na kung kailangan i-confine, confine na dahil ang sanhi ng kanilang pagkahilo at pagwalang malay ayon sa doktor ay nag-hypoglycemia. Yung iba naman yung dehydrated na at hindi maganda talaga dahil kung may karamdaman ka ay posible kang madiskrasya. Ang inabot ko ho doon ay 2 bata o 3 bata na hirap na hirap huminga. Yung isa ay nakausap ko yung magulang, meron talaga siyang comorbidity. Kaya siguro siya nag-i-seizure talaga. Ako'y natatakot din sapagkat ilang beses siyang nanginginig at tumitirik yung mata niya. So, hindi yung masyadong maganda yon. Yung isa naman ho ay hindi makahinga. At nilalagyan ng oxygen. May oxygen na, hindi pa rin makahinga. At yung isa pa ay halos garun din. Kaya, awa naman ho ng Panginoon Diyos. Maya-maya yung dalawa ay nakarecover na. Siguro after 15 minutes, medyo nakarecover na. Yung isang bata ay baka mapalipat to sa private hospital upang masigurado ang kanyang kaligtasan. Sana naman ho ay walang mangyari masama sa kanya. Ito ho ay paalaala ho sa ating lahat na kailangan ho kung may gagawin tayong mga ganitong bagay o ganitong activity, lalong-lalo na ho sa ating DepEd, ay coordinate ho natin sa City Hall.
dahil may mga trained ho tayong responders na andyan ho natin si Dr. Remo upang magkandak ng mga ganang seminar. Bagamat hindi ho sinasabi na yan ay ipaalam nyo o wala naman sa memorandum, ay siguro naman ho i-common sense naman na yan ay dapat nalalaman ng City Hall, ng ating mayor at ng ating mga trained na tao. Unang sa ganun, hindi na maulit at hindi magkaroon ng gantong sakuna. Kasi talaga ho nga kawawa ho ang mga bata, kung ating titingnan, ay yung pagkulong ho ng, o pag-impindi sa kwarto sa kanila ng ilang oras na nasobrang init kanina, ay sapat ho para madisgrasya ang isang tao. Lalo na ho kung mabibilid pa sila. Kaya kung talagang may pagkukulang ho, ay sana naman ho ito'y magsilbing aral sa ating lahat, lalo na ho sa ating mga kaguruan, mga principals, mga nagpapatakbo na eskwelahan, na napakahalaga ho ng buhay ng ating mga bata. Lalo na ang mga bata, siyempre tayo magulang din, wala tayong inisip kung hindi ang kaligtasan ho ng ating mga anak eh.